Mga ka-trops, welcome back ulit kayo sa ating channel Sports React PH at ngayon na ay pag-uusapan natin ang sinasabing tunay na problema ngayon ng Milwaukee Bucks. Pag-uusapan na rin nga natin ngayon dito sa ating panibagong video ang naging laro ng Los Angeles Lakers laban sa koponan ng Memphis Grizzlies. Kahit man nga mga ka-trops, natalo ang Milwaukee Bucks sa kanilang huling game laban sa Los Angeles Lakers ay nananatili pero naman nga sila kahit papano sa ikalawang pwesto sa standings ng Eastern Conference sa kanilang kasalukuyang record na 46 wins at 26 losses. Ibig sabihin, malaki pero nga ang posibilidad na makapasok sila sa darating na playoffs at makakuha agad sila ng home court advantage sa first round at second round kung sakasakaling mang makaabot sila dito. Ang problema lang ay meron pero naman nga daw kung napakalaking butas ang Milwaukee Bucks sa kanilang koponan lalong-lalo na sa kanilang depensa sa backcourt, gayong ito nga ang dahilan bakit napabayan nila na mag-init ang mga players ng Lakers sa 3-point line sa kanilang huling laro. Yes, kitang-kita na nga kung paano parating pinapabayaan ni Damian Lillard ang kanyang bantay na tumira ng libre sa perimeter na siyang rason ng kanilang pagkatalo. Kaya kapag nagpatuloy pa nga ang ganitong klaseng depensa ng Bucks hanggang sa darating na playoffs ay malaki nga ang posibilidad na maaga na naman sila ditong mahulog katulad na lamang ng nangyari sa kanila last season. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan ngayon sa naging laro ng Los Angeles Lakers laban sa koponan ng Memphis Grizzlies. Bago pa man nga mga Cat-Rops, magsimula ang kanilang laro ngayong araw ay inanunsyo na nga ni Coach Darvin Ham na hindi dito maglalaro si Anthony Davis bunsod ng nakuha nitong 52 minutes na playing time sa unang game ng kanilang back-to-back, kaya pinili na lamang nga na pagpahingahin na lamang nila ito, pero kasabay rin nga niyan ay sinabi rin na ng Lakers na maglalaro na kontra sa Memphis Grizzlies si LeBron James. Kaya dahil nga dyan ay nagkaroon nga sila ng magandang simula sa kanilang laro kung saan maaga sila ditong lamamang sa pagiging agresibo ng kanilang nga starter lalong-lalo na si LeBron James. Ngunit sadyang hindi pero nga nang nagpatalo agad ang Grizzlies matapos nilang subukang maidikit ang kanilang laro sa pag-arangkada ni Desmond Bain at Jaren Jackson na sinabayan pa ng sobrang lamyang depensa ng Lakers na siyang dahilan bakit tumabla ang kanilang laro. Pero simula nga nang mag-step up rin naman si Rui Hachimura at maging si D'Angelo Russell ay agad na rin naman nang nabawi ng Lakers ang kanilang kalamangan hanggang umabot ang halftime. Pagdating nga ng second half ay sinubukan nga ulit ng Memphis Grizzlies na gumawa ng ilang mga adjustment sa kanilang game plan upang makadikit muli sa kanilang laro, subalit parati pero nga silang na-outplayed ng mga players ng Lakers sa kanilang opensa at depensa lalong-lalo na sina LeBron James, D'Angelo Russell at Rui Hachimura na siyang nag-takeover na sa kanilang laro, kaya sa huli ay nakuha pero nga ng Lakers ang panalo sa kanilang laban at naiangat na nga nila sa 41 wins at 32 losses ang kanilang record sa standings ng Western Conference. So yun lang nga mga Cat-Rops ang handog ko sa inyong storya ngayong araw, sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang storya at update patungkol sa NBA, kitikits muli sa ating susunod na video.